Magandang araw, Pilipinas. Kamusta ka dyan? So, sa araw na to, pag-usapan natin yung land survey. Ano nga ba ang kahalagahan ng land survey? Lalong-lalo na sa mga nagbebenta at bumibili ng lupa. Ganon din sa mga nagpapatayo ng bahay. So, sa mga land survey, pag nag-conduct tayo, sino nga ba magbabayad ng land survey? At sino naman ang gumagawa ng land survey? Sino ang nagko-conduct nito? At ang isang tanong pa dito, mga tol, magkano po ba raw ang magpa-land survey ngayong 2023? Ayan. So lahat ng yan, pag-usapan natin, kaya huwag kayong mag-skip. Tapusin nyo po ang video na to para malaman kung ano nga ba ang land survey at kahalagahan nito. Tara, samahan nyo ako. So yun nga mga tol, nung nag-aaral pa tayo, college days, tinuruan tayong gumamit ng mga theodolite kung paano magsukat, mag-leveling ng tripod, Kasi andun yun eh. Yung mga measuring device, So, syempre, nung araw, hindi pa naman high-tech. So, ngayon, tingnan natin kung ano na ba yung proseso na ginagamit. Ano na ba? Mas may high-tech na ba na pamamaraan sa pagsusukat ng lupa? Papunta tayo ngayon doon sa isang project site natin sa Montalban, Rizal. At ngayong araw na to, magkoconduct sila ng land survey. So, silipin natin kung ano nga ba yung proseso, ano ba yung mga ginagawa nila bago sila mag-conduct ng land survey. Makikita nyo, ayan. Although may bakod na, pero syempre, gusto natin makasigurado, Parang may konting excess dito. So, hanggang dito pa dapat yung sukat natin. Check natin, Dito na yung mga nagsosurvey. Yeah, good morning. Yeah. Kumusta po? So, andito si Sir Caloy. Yeah. Hello, good morning. Sila rin po yung nagsukat doon sa isa natin project. Ano po? Yeah. Anong pangalan po ng group niyo? Geodetic Engineers Lounge. Ayan, Geodetic Engineers Lounge po. Lounge, okay. Yan, nagsukat na ba kayo? Hindi pa? Paabot ba doon? Parang hanggang dito. Awan ko yung likod, parang hindi pa nakakapag. Pero nasabihan ko na yung mga ibang residente dito. Yung property na nabili nila, boss, ay may bakod na. Pero ang problema dito, nag-isip ako, nag-manual measurement ako, I think kasama pa dito. When you measure the frontage of the lot, kulang siya. Kasi nga, nabili ni boss na may bakod na. So, naging pala isipan sa akin na kulang yung nabili nilang lote kasi ito ang may bakod. Dito papasok yung mga land surveyor natin. Mas mainam na kumuha tayo ng mga professionals like geodetic engineers para i-plot ng maayos yung mga actual measurement, kumbaga yung exact measurement para sa lupang nabili natin. Kasi hindi naman porke na bakura na, yun na yung tamang sukat ng loteng nabili nyo. Mas mainam pa rin na pwede kayo magsukat, pwede ka magsukat ng kung may nakita ka naman technical description, and then kung medyo nagdududa ka, kumuha ka na ng professionals. Para mas safe ka, mas sigurado ka. Kasi hindi naman biro yung ginastos mo sa pagbili ng lupa. So one of the important of land survey is makakatulong ito. At nakakasiguro ka na ang construction plan mo ay nasa tamang direction. Kasi alam mo ang mga sukat at boundaries nito. So mga tol, sino nga ba nagko-conduct ng land survey? So meron tayo ditong geodetic engineer. Ay sila ang mga professionals na nagsusukat at gumagawa na mga land survey dito sa Pilipinas kahit sa ibang lugar.
distance po. From? Ito to dun po. So, nung araw mga tol, yung total station nasa 400, mahigit pa. Pero ngayon... Nikon yun. Ano ba? Nikon. Nikon yung brand. Japan. Oh. Japan. Ngayon, madami na pong lumalabas ng mga 150,000 mga brand. So, isa sa mga kahalagahan ng pagpapa-land survey natin or land survey is para makasiguro tayo na nasa tamang direksyon. Mga boundaries, yung mga sukat. So, dito makakaiwas tayo sa pakikipagtalo sa kapitbahay dahil alam natin yung tamang boundary natin at tamang sukat dun sa ating property line. Sige, patay mo na. Oh, sa pulang puno yan eh. Naman naman ng araw, puno ang pang ano, market. Yan? Ayun, ano ganito? Yan ang common point. Ayun, baby. Yun. Common point. Ispata natin. Ano sa pon 2.14? Ispata mo ulit, sir. Sige, marka mo lang muna. So, mga 2.14 pa mula sa pader na existing, hanggang dito pa yung property. $1.17 pa sa likod. Ano bang road dito? So you mean to say, nanay, yung nagbabod po, hindi niya sinagad kasi binigyan kayo ng konting espasyo. Yung nakabili dati. Yung nakabili dati. Eh ngayon po, binenta na sa bagong may-ari. So, ang gusto ni bossing, ipasukat ng tama yung kanya nabiling lote para mawala yung mga pag-iisip na alin ba'y makulang. Kapag sinukat natin from the start, from the street, mga around 21 meters hanggang dito. So ano tayo? Manual measurement muna, no? Para ma-double check lang. Ayan po. Ayan, yeah, around 50 to 60. Oh. May konti pang ano. Ayan po. Dito po yan. Ibang lote ito eh. Ayan. Ibang lote ito, ibang lote yon. Ito may lote doon. Bali, yan ang common point, itong apat. Okay. Apat na lote. Common point. Nung araw ang palatandaan, mga puno, ang nilalagay natin sa mga hangganan. Ayan, comment down below kung alam niyo yun. Sige lang mo doon, baka mahulog yun. Dito naman sir, ilan pa? 21 din? Wala yan. So ayun, may mga problema doon sa likod. Ayan po, diyan papasok yung kahalagahan ng lot survey. Kung may mga problema kayo, I will advise sa inyo na magpasukat na rin kayo ng ano para maiwasan yung mga pagtatalo sa pagitan ng nakabili ng lupa doon sa mga kapitbahay, doon sa magiging kapitbahay. Kaya mas mainam na magpasukat kayo sa mga professionals. Ayan. Hindi makita. So yun nga mga tol, para sa mga nagtatanong, magkano po ba magpasukat dito sa project site natin na to? Nagbayad lang kami ng 15,000 kasi Metro Manila to. Hindi ko alam sa mga province kasi iba't ibang rate dyan. Hindi natin alam kung gaano kalayo yung mga magsusukat doon sa property nyo. Kaya kung may mga geodetic kayo na mas malapit sa area nyo, mas mainam na doon na lang kayo kumuha kasi mas makakatipid kayo kasi i-add pa nila yun sa transportation cost. Sukatan natin dito sa may pa. So ito yung natin. Ito yung point 1 natin. Ayan. Then we have to check here kung nasa... Yes, sir. Yeah, 14.16. Yeah. 14.16 yung pinakasukat. So dito tayo magbabaw ng muhon. Ayan. So makikita nyo, okay na yun, na-plot na natin. Tapos do-double check natin dito sa reference point. Ang sukat dito, engineer? 14.16. Yan. Almost perfect. 14.16 po. Ayan, okay na. Approved.
Tuloy na po kami. Maraming pong salamat. Thank you po. So yun nga mga tol, may konting interview tayo kay Engineer Carlos. Hello. Yeah. Good morning. Ano pa yung mga na-experience mo as a geodetic engineer? Actually, more than 15 years. More than 15 years na po siya nagpa-practice. So, engineer, ano mga nahirapan ka ba na sa trabaho natin? Usually, tinatanong ko, usually relocation survey ang ang ginagawa natin, subdivision survey. Okay naman yon. Mga magagandang subdivision, ayos yan. Kasi usually magaganda ang mga cut dyan eh. Ang mahirap, yung mga pembo, sembo. Ano ibig sabihin ng sembo, pembo? Yung mga government project na yung mga dating squatter. Madaming mga hindi tamang sukat dyan. As much as possible, niliwasan mo dyan. Pero syempre, hindi tayo nakakatanggi sa kliyente. Ang importante lang naman, magtatanungin ko kung magkaaway yung magkapitbahay or magkasundo. Sa totoo lang, pagka lagi kami nagagamit eh, pag lalo na pag magkaaway, kami sinasangkalan para magbabagi yung kliyente. Oh. So, as much as possible, pag gano'n sinaryo, pinag-aayos natin. Kasi, usapang lupa lang naman yan eh. Compensation, tsaka baga, monetary lang naman. Hindi naman criminal case. Yeah. So far. Kumbaga maliit na bagay. Ang mga sakit na ulo yan, usually mga kliyente na hindi magkasundo sa taong yan. So doon ka nahihirapan. Medyo challenging. Ano? Challenging yan. Challenging. Pagka misa nakikiusap yung mga kliyente, talaga tinutuloy namin. Ang importante lang dyan, huwag kang magtatago ng mga information, mga data. Kung anong kalalabasan ng resulta, ibigay mo. Walang taguan. Walang taguan. Kung maikli, sobra, malaki, kailangan i-declare mo kung confident ka sa sukat mo, i-declare mo rin kung doubtful ka sa sukat mo. Ayun. Yun po ang importante as geodetic engineer. Ayun. So, yan, mga tol, alam niyo na. So, kung may mga tanong kayo, yung link ni Sir, ilalagay namin sa description. At kung sinong gusto magpasukat ng mga lupa nyo, mga nabili nyo, kasi para sa akin, engineer, ito lang yung observation ko. Most of the land buyer or lot owner, nabili na yung lupa bago nagpasukat. Hindi muna sila nagpasukat bago binili yung lupa. Para sa akin, mga 80% na bumibili ng lupa, nabili na bago magpasukat. So, yun nga mga tol, suggestion namin sa inyo, magpa-land survey muna kayo or magpa-verification survey po kayo para maalis yung mga worries natin. Siyempre, bumili kayo ng lupa. Pinaghirapan po natin yan. Hard-earned money natin yan. So, ilagay po natin sa trabaho. Alam nyo, isa sa mga nakaka-fulfill sa akin no, bilang geodetic engineer. No? Kasi usually, pag lot owner o malalo na kung matanda na, minsan kinukwento nila sa akin, hindi sila nakakatulog eh. Ayan, tama. Dahil sa mga problema sa lupa na naagaw, nakuhanan. Yeah. Talagang, nabawasan. Oo. Kumbaga sa ano, kahit kami naniningil, meron parang side na hindi mo mababayaran yung matatanggal yung worry nila eh. Kaya isa yun sa mga fulfillments ko, pag meron akong naaayos na problema sa lupa, or na pagkakasundo na magkakapit bahay no? So yun, magpa genetic kayo. Tama si Sir, before nyo bilhin, total may pera naman kayo eh. Kasi bibili nga kayo ng property. So murang-mura lang po magpa genetic kaya kung ako sa inyo, mga lot owners, magpasukat muna kayo kasi pag minsan may maling sukat, ano po mga tol, magpa-geodetic muna kayo bago kayo bumili ng lupa, much better yun kasi 80% sa Pilipinas dinusugurado ko sa inyo nakabili na ng lupa, hindi man lang pinasukat. Ayan, so ayun yun lang po mga tol, maraming salamat. Thank you. Ayan, okay. Bayad ka na.